Naranasan niyo na bang gumawa ng cake tapos habang ginagawa niyo yung cake, nalulungkot kayo bigla kasi na-realize niyo na parang ang baba pala ng price ng cake na nabigay mo. Tapos sasabihin mo na lang sa sarili mo, bawi ka na lang next time, di na same price yung ibibigay mo kasi parang lugi ka sa time and effort. Yung akala mo ang dali lang pala ng details ng cake kung titignan sa picture, pero pag ginawa mo na in actual, ang hirap pala. Tapos sasabihin mo na lang kay client, ma'am, kapag may nagtanong po, sabihin niyo po ganito po yung price na order niyo sa akin kasi discounted po yung binigay kong price sa inyo. Aminin, gawain nyo to. Kapag ganito yung nangyayari sa akin, talagang binabawian ko na lang sa susunod na cake order. Minsan kasi yung mga cake designs ko is paulit-ulit naman. So sinasabi ko na lang sa sarili ko, next time, di ko na masyadong bababaan yung price. Sa totoo lang kasi hindi talaga pare-parehas yung price ng cakes ko. Wala talaga akong standard pricing, kaya kapag may nagtatanong sa akin how much yung cake, I always ask kung anong theme, anong design, kasi doon talaga nakadepende lahat. Kaya lang, meron talaga mga customer na kapag tinanong mo kung anong klaseng design at anong klaseng cake, sasabihin nila birthday cake. So, anong klaseng birthday cake? So, sa mga bakers, katulad ko, always know your worth. Siyempre, dapat worth it yung time and effort mo sa paggawa ng cake, di ba? Hindi yung palugi. Dapat, kahit passion natin yung pagbe-bake, meron at meron pa rin tayong kita kasi ito yung business natin. Kasi hindi naman basta-basta mag-bake, di ba? Alam nyo yan, bakers. Lalo na ngayon, summer. Health is wealth. Yung iba nakakapag-dagat na, nakakapag-swimming, nakakapag-outing, nakakapag-beach. Pero tayo, nasa kusina pa din. Stay hydrated, bakers, and lang. Bye!